Halina't alamin ang buhay ni Tatay Boy na isang magtutuba. Ayan, magandang araw sa inyo mga kepak. So, panibagong video or vlog na naman ang atid sa inyo ni Kuya Noel. So, for this video mga kepak ay makikilala natin si Tatay Boy na isang magtutuba. And malalaman natin kung paano nga ba ang pagtutuba or paano siya kinukuha or ano yung process para makapag produce ng tuba yung nyog. Sige, samahan nyo ako. Ayan, sa kasalukuyan ngayon nakita natin si Tatay Boy na naghahasa ng ano po ang tawag dyan? Pangarit. Yan po yung pinapangkarit sa nyog. Sa nyog para magkuha ng tuba. Ayan. Pero okay lang po ba na gulok o kaya kutsilyo yung mga matutuloy? Kasi napansin ko yung mga kutsilyo lang, normal lang, padiretso lang. Pero yung hawak nyo parang tari. Pakawit. Parang tari. Bakit kailangan pakawit po? Kasi pagputol mo ng ganun, kailangan minsanan matalas. So patalasin mo ng gusto para matubod siya. Opo. So, ayan guys, siguro aalamin natin kung paano nga ba yung pagkakarit, no? Or paano magtuba. And sasamahan ko si Tatay Boy na mag-akyat ng nyog mamaya. And guys, ito yung unang aakyatin natin. Siguro isang beses lang ako mag-akyat. Ito lang yung aakyatin ko. Medyo mataas siya. Ayan, si Tatay umaakyat na ngayon. Medyo mataas. Sige. Mamaya makita ninyo kung paano rin ako mag-akyat. Ayan guys, so kita niyan, napakagaling mag-akyat kasi yan na yung naging trabaho niya dito, pinaka-sideline niya. Pero ang pinaka-trabaho talaga ni Tatay ay pagsasaka. Yun, nandoon na siya sa taas ngayon. And ang problema ngayon ay paano tayo sumunod dyan sa taas. Dala natin yung bag natin kasi nandito nakalagay yung ano eh, yung camera natin. So tara, paano ko yeah. So, iwan lang kung kaya ko ito. Tara, hindi madulak. Parang talagang palagi kayo daakyat po dito. Talagang ano eh. Guys, dito na ako, ligtas. Mamaya ang problema yung pagbaba. Yan guys, nandito na ako sa taas. Super taas talaga nito. Ayan. Kita niya. Pero yan, tignan natin kung paano magtuba. Ayan si Tatay Boy. So, ilang taon na po kayo nagtuba?
10 taon na. 10 taon? Grabe. 10 taon. Tag-araw ako nagtutuba. Kasi sayo na. Itong tuba na ito, pag-ilagay ko ito sa container, mga 3 linggo, magiging suka. Ayan na. Ayan na guys, oh, yung finished product masarap, ng tuba. Masarap ito pang save. Pang pagsave. Sa isda. Okay. Yung iba, iniinom po yan, oh. Ito, na hindi pa maasim. Hindi pa maasim, yung bagong baba. Ay, ay, yung bagong baba so, po na yan. Bagong pandaw. Pero bago maging maasim po yan, ilang linggo po kaya? 1 linggo. Ito yung kanyang pula, tinatanggal po. Opo. Sobrang hirap mag-video dito sa taas. Ayan guys, oh. Yan yung pinapagkaritan ni tatay. Ayan yung nakuha niya. Ang tamis nito, oh. Ayun. Ha, iniinom niyo po, no? Sarap. Sariwang katas ng nyug galing sa bulaklak. Bulaklak po pala ito ang tawag yan. Wala pong kwan ito, chemicals. Okay. Ang nag-inom daw ng tuba, oh. Ano? Malakas ang mga buto, ganon? Malakas ang mga buto. Huwag lang pasubrahan kasi so, parang nakakalasing din yan, eh. Guys, oh, kung gaano ko taas yan. Ay, hindi na talaga ako sanay mag-akyat sa mga ganitong matataas. Ayan, oh. Ganito siya kataas. Kahirap din talaga ng mananggiti. Yung tawag nila sa Bisaya. Anong mananggiti po? Yung magtutuba. Magtutuba. Ay, di mas mahi. Kung mahirap po ito sa buko o sa nyug, magtuba, how much more kaya kung sa mga ano ito, hanahaw? Hanahaw, ay, anahaw, no? Hindi ko pa naranasan. Hindi nyo pa po naranasan magtuba ng anahaw? Guys, so, nilalagay lang sa ano. Dito, natubod po ito. Ngayon, tapos, ano pong gagawin dyan? Pinuputol po yan para lumakas ang tubod. Ayan, mga bagong sibol po. Oh. Mga bulaklak. Ito, pinuputol yan, para dyan nakukuha pala. Dyan po tumutubod style, yung yung katas ng katas ng nyo. Okay. Kailangan matalas talaga. Okay, yan. Kita niyo guys. Sobrang napakahirap. Sa mga nanonood siguro dyan, masasabi natin minsan napakamahal ng tuba. Pero hindi natin alam kung gaano kahirap kumuha ng tuba. Kaya po kung tag-ulan, tinitigil ko na dahil madulas. Ah, ibig sabihin hindi naman po tuloy-tuloy yung pagkuha nyo ng tuba. Madulas na. Pag tag-ulan, hindi po kayo nangunguha. Madulas na. Nakakatakot. Sa isang puno po na ito, ilan po yung ginagawa nyo? Or ilan po yung ganyang pinagkukunan nyo? Sa ngayon? Dalawa po yata. Mayroon po doon sa kabla? Saan? Sa hood. Nandoon. Titignan natin mamaya. So, ganyan na lang po siya. Yeah. Tapos, kailan nyo po siya kukunin ulit? Bukas na umaga. Parang napansin ko po, puno siya kanina. Oh, isang araw. Isang araw nyo isang po araw. Kinukuha? Isang araw. Ayan, tagihan para hindi pasukan ng mga yan po yung mga pangtabon. Okay. Sobrang napakatyaga ni tatay magtuba. Ay, itinitinda nyo po, di ba yan? Oo. Ang isang galon ay 150. Ang isang galon? Eh, yung 1.5 po. Hadi. Ilan po ba ang isang galon? Ay, 150. Okay. 4 na litro yun. Kasi, napakamura po, no? Pero napakahirap. Ayan, nakaharang yung bag ko dyan. Sige, tayo. Kilipat na lang po sa ano siguro. O kaya na. Ito yung pangalawa pa lang ano, pinagkukunan ni tatay. Yeah. Ah, parang ano na po yan? Wala na siyang yung takip? Tinanggal ko na. Pati magulang na. Natubod pa rin po yan? Natubod pa ito. Ah, napansin ko po dito, walang mga buko na. Ay, mahirap kasi umakyat kung hindi tatanggalin yung mga bunga doon. Mahirap mga buko. Oh, yung mga nyug niya, gano'n.
At saka pag nagtutuba siguro, no, wala talagang mapapala or walang makukuha tayong buko. Oo, pero kung kukuintahin mo, mas malaki yung kita sa tuba, sa buko. Okay. Pero marami naman po kayong mga nyog dito na maraming buko. Ayan, no, maraming mga makukuhang nyog. Ayan. Ayan. Oh, may mga bagong tanim pa yata siya doon. Bagong tanim. Ayan. Ayan, marami, palibot. Mga ilang ano po dito, ilang puno ng nyog yung inyong tanim? Ay, may mga panito siguro. 300, ay 200. 200? Oo. 200 na puno? Puno. Ang dami naman. Maikit. Paano kaya yun kung tutubain nyo lahat yun? Ay, siguro Drum. Mamaya guys, titignan natin kasi nakita ko yung naipon na tuba na ni tatay. Ang dami. Naka-drum po ba yun? Or galon? Hindi galon yun eh. Mga tumbler, no? Mga tumbler na yung naipon ni tatay. Tsaka yun ay binibinta nila. Sabi nga na isang galon. Yan po, 4 na litro po. Yan ha? Apat na litro. 150 lang. So, napakarami na. Napakaraming naghanap dito sa amin ng suka. Suka. Ang sarap ang paksil sa isda. Sa tingin nyo po, yung mga naipon nyo ngayon, ilang litro na po yun? Apal, kung mga dalawang tumbler na din. Dalawang tumbler? Ah, grabe. Yan na. Na-dispose na yun ito. Yan. Nakuha na ngayon. Sa isang puno lang yan ha. Ilang puno po yung tinutubaan nyo ngayon? Tatlo. Dahil may mataas na kasi ang nyog. Kung mababa lang, kahit mga 10 puno sana, mataas. At saka may saka po kayo, no? Meron. May saka si tatay. Kaya siguro pinaka-sideline niya na lang ito. Pinaka-sideline niya. Yan. Hanggang saan pa po yan? Kayang patuburin? Hanggang dito. Hanggang dyan na lang. Pinakalas na po yan. Makakita niyo. Ayan o. Natubod pa rin pala yung ganyan. Yung iba po hindi nila ginapaabot sa ganyan, no? Oo, yung pagbungahan daw yung iba. Marami namang nyug. Okay. Sobrang hirap dito mag-video sa taas. Kasi cellphone lang yung gamit ko, guys. Wala pa akong talagang camera. Hirap hawakan. Sobrang maganda po dito pala, no? Ingat lang, sa taas dito, ay baka hindi ka sanay umakyat. Kaya nga ito po yung pinili kong nyog na inakyat para kung malaglag man ako, tubig yung babagsakan ko yun, no? Fish pan po nila. Yan. Ganito sa Mindoro. Ayan, no? Ito tayo, itong isang pinagkuku or pagkukunan nyo ng tuba na ito, hanggang kailan pa kaya ito? Hanggang kan? Magliko. Ang alam ko, pag lumiko na po ito no? Oo, sasawuran na. Sasawuran na. Ayan, puputulan nyo. Bali ito, bago pa lang pinapayo ko yan. Ah, bago pa lang? Yung ayo ko na ito, puputulan na. Opo. Okay. Para sawuran. Dahan-dahan lang ang pagkasawuran. Isang linggo yan bago nahirapan ako mag-galaw dito. Malakas ang hangin, nakakapakot dito sa taas na yun. Ayan o. Pag nakit na, naulan. Opo. Nakakapakot dito sa taas na yun. Upuan muna po kayo, no? Nagaya ko lang yung pagtutuba nung ako'y bata pa. May kapit bahay kami isayo. Opo. Doon ko nagaya. Ay, ibig sabihin yung mga Bisaya po mahilig sa ganyan. Sa bagay, nandun po ako sa Cebu noon. Ibang klase naman yung tuba nila doon. Pula? Pula po yung tuba doon, tapos nabula. Ay, yun. May halong tangal yung kahit pula. Yung pampalasing. Ah? May halong na... Hindi maganda. Pala? Saan po kayo mag-upo? Dito. Upo na lang muna po kayo. Ayan. So,
Bali, ako lang yung Ilocano na nagtutuba. Ilocano. Karamihan mga Bisaya. Napansin ko nga rin po dyan sa ibang karatig natin. Mga Bisaya po yan dyan eh. No? Mga Bisaya, trabaho lang ito ng Bisaya eh. So sa hindi po nakakaalam dyan, eh, dakong Bisaya rin to. Ay, dili. 2 years na ako dito sa Cebu at nakakat-on ko og mag-Bisaya. Kay nag, ano ko dito, nag-voluntary mission. Ayan. Pero, ayan, na, nakakat-on ko saon ng kinabuo rigapon dito. Pero yan, ako ay isang Ilocano. And, dito sa Mindoro, Tagalog yung ginagamit naming lingwahe talaga. Pero maraming mga Cebuano rin dito, maraming mga Ilocano. Ako may lahing ano talaga ako, lahing Ilocano. Yung nanay ko, taga Tarlac. Pero yan, kalahating si tatay, galon, no? Kalahating galon. Kalahating galon din yung nakuha niya dito. So, ano pa ba? Pababa na tayo. Pababa na po tayo? Okay. Kasi nangangalay na rin ako eh. Pero yan guys, tara baba tayo. At titignan natin kung gaano na kadami yung naipon ni tatay na tuba. So yan, tuba na suka ha. Yan. Sige po, baba po tayo. Mauna ka na. Kayo na po. Ha? Sige po, kayo na po ang mauna. Ay, sasabi ko. Yan guys, oh, napakahirap. Talagang para sa akin ito ay ano, talagang buwis buhay. Kasi ano eh, siguro mayroong time na pwede kang mahulog dito talaga. Napakadelikado kung hindi ka mag-iingat. Ay, sa akin to baliwala lang po kasi sanay na po kayo, no? Kahit madilim. Kahit madilim? Oo, ay, grabe eh. Ang kaso may mga tuko pag inaabot ako ng dilim. Ah, takot din po kayo sa tuko. Oo, minsan kinagat ako ng tuko. Ay. Hawakan ko. Oh, di napalundag kayo. Ay, hindi, mataas. Hindi pwede lumundag eh. Tiniis nyo na lang, tiniis nyo na lang yung ano. Ah, oh, grabe. Grabe guys. Taas niyan. Bungin ka lang yung tuko. Yan guys, oh. Super taas. Yan guys. Sa karamihan, sa mga bago pa lang mag-akyat ng mga nyog or ng mga puno, ganito yung sinasabi, madaling mag-akyat pero mahirap bumaba. Ngayon, ganun yung pakiramdam ko po. Yun ah, taas. Yun ah, nandun yung si tatay. Bilis, grabe. Ako kaya? Paano kaya ako? Sige guys, tara, baba tayo. Panalangin nyo po na hindi malaglag. Pero I know, iampingan rata ng inuubo. Sige, baba tayo. Hey guys, pababa na tayo. Ang hirap. Mahirap magbaba. Madali magakyat. Ah. Oops, saan na yun? Nawawala. Ligtas tayo. Ayan guys, ito yung mga naipon na ni tatay. Ayan, tuba po yan, puno yan. Mga ilang araw na lang, maasim na ito. Ah, ilang araw na po yan. Ay, hindi man po siya puno, di nadagdagan nyo pa yan. Nagbawasan na. Ah, ibig sabihin na ibenta nyo na po. Oo. Po yan. Yan, ang mga tuba yan. Ito po. Naglalagyan ko yan. Okay. Ayun, para, mga tuba o. Oh. Oh, bakit may sunrocks doon? Ayan yung mga tuba. May pusa pa. Puno po ito. Okay. Ay, hindi pa. Ay, hindi pa rin. Pero yan, no? Pinapaasim po yan para yan talagang maging sukang tuba. Sobrang napakaasim po yan, guys. Masarap talaga yan, mga pang lahok or pang sigang, sinigang or paksiw. Yan. Hmm. Mga ilang buwan pa po kayo magtutuba kasi hindi pa magtag ulan. Ayun, punong-puno. Grabe.
Sarap. Naamoy ko guys. Asim na asim talaga. Masarap sausawan. Charon. Ayan. Ayan guys. Siguro dito na lang yung video natin. Na-enjoy nyo yung panonood ninyo. At ganun din nakapagpulot tayo ng kaalaman kung paano kinukuha talaga yung tuba. So, sobrang napakahirap. And, ayan. Si tatay na naranasan ko, no? Na kung paano kahirap niya kinukuha yung tuba. So anong masasabi niyo po sa tagapanood natin ngayon, mga kaipak natin? Mga kaipak, sabi nga ng mga nagturo sa akin na nagtutuba, pag pag yun daw ang iniinom mo tuba, kahit matanda ka na, malakas pa yung resistensya ng katawan, nakakakyat pa kaysa yung mga nagiinom ng mga alak, dibute. Opo. Ay, hindi nila kayang umakyat sa taas. Huwag lang sobra. Oo, yun. Nagawa nilang vitamins yan. So guys, no, katulad ng sinabi ni tatay, pwede naman mag-inom ng tuba, huwag lang sobra. Kasi nakakalasing talaga siya. And then, doon tayo nagkakaroon ng ano siguro. Pag sobra, syempre magkakaroon ka rin ng sakit eh. Basta lahat ng sobra, bawal. Ayan. So guys, maraming salamat sa panonood ninyo at sana ay na-enjoy nyo yung panonood ninyo. And hanggang sa muling pagkikita, paalam!